Hello mga kabayan, kumusta po kayo mga dambuhay? Good morning! Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction po tayo ngayon. Bigay ko lang po yung aking opinion patungkol ho dito sa pagpaparti-parti na ni Pinuno Kabisnes doon sa Lupang Pangarap. Ipinosisyon niya na, binigyan niya ng pwesto yung mga kagwangs lahat po, kumpleto. Kahit si Cyclops na wala doon, yung Junior Kagwang, meron din po siyang share. So, nandun na nakita na natin. So, lilinisan na lang layon. At meron po akong babasahin isang comment na nagkaroon po ako ng interest na magbigay din po ng opinion ko patungkol dito. Pero bago ko tuloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Ang mga bagong pasok po, salamat. Silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare, thank you po. At a shoutout po kay Pinuno Kabisnes, Kabisnes Official, Paparins TV, Kabisnes Family. And aking mga kasama po mga reactors, good morning, shout out po sa inyo at lahat po ng mga kagwangs. So ito po yung aking opinion dito kasi nagbasa po ako ng mga comment. So meron po dito akong nabasa, ang sabi niya, basahin ko muna ano at i-attach ko rin po ito, sabi niya. Shout out po kay, hindi ko alam kung babae o lalaki ito siya, basta Feliciano, lalaki nga siguro. Balido or Baliedo. Kasi lalagay ko na lang po ito. So, ang tanong niya, pagkabigay mo ba ng lupa ka-business at nasa kanila na titulo, pwede nila ibenta ang lupa pag gusto nila lumipat ng ibang probinsya. So, magtanong dito yung isang kababayan natin na supporters ni Pinuno ka-business, subscribers. Kasi nga nabanggit dito ni Pinuno na darating ang araw, syempre alam natin magastos, magpasurvey, lalo't ang laki-laki yan. Tapos isasubdivide pa. Malaki talaga ang kailangan pera, malaki ang babayaran sa geodetic engineer, tapos dun sa nagsusurvey. Yun na. So, syempre kailangan pag-ipunan. Ngayon, nagtanong dito sa kababayan. So, para sa akin, ito yung ano ni kabayan. Yung aking reaction patungkol dito, or komento, or dito sa komento ni kababayan, ang opinion ko dito para sa akin, kung halimbawa lang, syempre yung lupa na yun, ibinigay, charity, donation, kung ano yung tawag doon. Para sa akin, hindi siya pwedeng ibenta. Sana magkaroon ng kasulatan sila Pinuno na sa kanila yun, nandun sila, malaya silang tumira hanggat gusto nila, pero hindi nila pwedeng ibenta. Kasi pwedeng ano yun eh, marami pa tayong ibang mga kababayan na nangangailangan, pwedeng sila yung sumunod, pero hindi niya pwedeng ibenta. Kasi nga, mawawala yung ano eh, yung memory ba? Yung, kasi pag may kasabihan kami, yung dungog sa amin sa bili, sa wari, yung dungog, kumbaga yung feedback, yung feedback ba na, syempre binigay sa'yo, halimbawa binigay sa'yo yung ka-business, tapos ibibenta mo. So parang nawala na yung halaga ng pagbigay ni Pinuno ka-business kung ibebenta yung lupa na yun. Bigay lang eh. Diba? So para sa akin, hindi siya pwedeng ibenta. Pwede mong patirahan na lang sa iba, ibigay mo sa iba, doon sila tumira kung ayaw na ng isang kagwang o kung sino man. Kasi hindi natin masabi eh, pwedeng ano yun eh, talaga may ayaw doon, may gustong lumipat sa kung saan nila gusto. Pero hindi pwede talaga, para sa akin, hindi siya pwedeng ibenta. Diba? Yun ang opinion ko. Para sa akin, sana, liwanagan ito din ni Pinuno ka-business, no? Pag naibigay niya na yung mga yung titulo, bawat isa, syempre nandun yung karapatan ng bawat isa, yung mga kagwang. So, may limitations. Tumira sila doon hanggat sa gusto nila, pero hindi nila pwedeng ibenta. Yun lang yun. Para buo pa rin yung lupang pangarap na nabili ni Pinuno ka-business. Pwede mong ibenta kung binili mo eh. Yung sarili mong bili. Pero kung binigay lang sa'yo, respeto natin yung taong nagbigay. Dahil blessing yun. Wala lang ang pinuhunan yung, wala kang puhunan na pinatira doon. Tapos ngayon, porket ibinigay na sa'yo, may titulo ka na lahat-lahat, eh, ibibenta mo na. Parang hindi maganda. Para sa akin, hindi maganda. At ito pa, marami pa doon na yung ibang mga komento na
kumbaga sa amin sa waray ang tawag doon kasi madamo pa siya, kabagwakan, alam yan ni Intoy, kagurangan, kakahuyan pa siya. Ang bilis lang ng panahon, tama sabi ni Pinuno Kabisnes. 5 taon, 10 taon, makikita natin na magiging commercial na yung lugar na yun. Talaga. Kaya ang lupa, tumataas ng tumataas yung presyo niya. Mas maganda nga mag-invest ka ng mga ganyang property kaysa mag-invest ka. So yun po mga kabisnes naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na iniendorso ng Kabisnes Family. Ngayon po mga kabisnes, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga kabisnes. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito kinagamit ng Kabusiness Family at yun, garantisadong epektibo kabusiness. Eh po mga kabusiness, meron din tayong bagong produkto ngayon. Ito po ang quartz removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabusiness, konting patak na lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buho. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga kabusiness, bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with baraba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga kabisnes. So, perfect din po itong mga kabisnes sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya, please po, mga kabisnes, try niyo po. Insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng Kabisnes Family. Shield C Plus, pagka meron ka neto siguradong protect todo. So right mga kabisnes naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please bumili na kayo ng mga produkto ng inendorso ng Kabisnes Family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga kabisnes, ano, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, tumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po, mga kabisnes. At siguradong epektibo rin. So, ayan na mga kabisnes naming minamahal. Please, avail natin ang mga produkto minindurso ng Kabisnes Family. So, ayan na. Tuloy na panonood. Mira, banan. Ang mga material na bagay, mga ako, ano-ano dyan, mga gamit. Kasi nasisira eh. Pero yung lupa, nandyan lang yan. Kahit maging kagubatan pa yan, kung ano yung magkitsura niya, nandoon pa rin yung lupa, hindi siya mawawala. Basta arreglado lang yung mga papeles. Kaya, yung mga kagwangs, may challenge doon si Pinuno Kabisnes na cultivate nila yung lupa na yun. So, good luck sa inyong mga kagwangs. Kaya niyo yan. Okay. So, yun lang sa akin. Ano, maraming salamat po sa suporta ninyo. Wala pa ako akong Google AdSense. Kaya, pero tuloy-tuloy pa rin po. Laban lang tayo sa buhay. Shoutout po, Anime Reactors TV, mga kasama kong reactors, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, Mang Chris Channel, Kalingap Turak, Taong Gala, MK in the Cry. At sa inyong lahat ng mga kagwangs. Hindi ko naman isa-isa. Maglilista ako sa susunod. Okay, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Mga silent viewers, thank you sa suporta ninyo. Sa aking pinsan, Wall's Tradition, mag-iingat kayo day sa inyong travel. Hello, Alaysa, Alea, and Akil. Good morning. So, yun. Ingat po tayo and to God be the glory.